Hi guys, good morning. Kakain tayo. Bago ang lahat, please subscribe my YouTube and subscribe my channel and my blog. Good afternoon sa inyo. Hi. Kain tayo. Ulam namin itlog. Kita mo itlog. Ito po yung dilaw. Saka tahong na may sitaw at pichay. Tapos pagkain namin, kamote. Kamote. Itlog. Pinakita mo. Ta. Itlog. Kaya kanin. Kanya kanin. Ngayon kamote. Kasi ako may high blood. Pero kumain pa rin ng tahong. Pero okay lang yun guys. Basta minsan-minsan lang, diba? At saka may hika. Okay lang yun guys. Higop mo na. Lasang kahong. Tanghalian na ito guys. Napaki ang ulo eh. Magsalamin ako guys kasi hindi ko makita yung aking video. Kaya kailangan magsalamin. Hirap talaga pag malabo ng mata at matandaan na. Nakain kaya ano? Sitaw at saka yung pichay. Kamote. Ay, kumain kang gulay. Hindi kumakain ng gulay. Tamad kumain ng gulay. Sipain ko to eh. Ayaw kumain ng gulay eh. Tumatanda na, sinasabi lagi. Sinasabi ko lagi, kumain ng gulay. Dahil maganda sa katawan mo. Nauubusan na lang ako ng pasensya sa kakasabi. Ang hirap magpasunod ng anak na masyadong mabait. Nakaka-high blood. Lalo. Kaya syempre, nanay, pasensya. Abot langit na pasensya. Kailangan. Kaya bakit kasi ganun ang mga anak, no? Alam mo na nagagalit yung nanay. Lalo pa talagang ginagalit. Bakit ganun, ano? Alam nilang galit sa ganyong paraan na pag kumain nga, pag may gulay hindi kinakain. Lalo pa talagang ginagawa. Kaya lalo naman talagang nagagalit yung nanay. Hindi malaman kung nangaasar ba talaga, ano? My God. Ngisi-ngisi lang. Sa'yo, ngisi. Pag sa nanay, ngising aso na. Kulang na lang mga ngaga. Grabe.
hindi naman para sa iyo 'yun, sa sarili mo, kundi para din naman sa kanilang sarili. Ang kabutihan. Dahil sa kanila naman mapunta ang sustansya pag kumain sila ng gulay. Ang mga teenager ngayon, mga dalaga ngayon, walang kwenta sa kanila ang gulay. Mas gusto nila kumain ng karne, manok, baboy, yun, ganun, hotdog. Nako. Posibatid na pagkain. Hindi pwede ganun lagi. Front sa cancer. Mahirap pang nagka-cancer ang tao, lalo ngayon. Kaya dapat balance. Hindi pwede yung laging ganun. Tapos pag nagkasakit na, saka magsisi. Huli na ang lahat. Kaya dapat bago mahuli ang lahat, gawin na ngayon pa lang. Parang walang pagsisihan. Tingnan mo ang tahong sa Maynila, guys. Malaki ang lagayan. Malaki. Pero tingnan mo ang laman. Eto, ganyan. Diyos ko. Napakaliit. Huwag ko ba, lagi pag bumibili akong tahong. Akala ko lumalaki na yung laman. Hindi pa rin. Maliit pa rin. Siguro nga na-quarantine din sila, no? Tulad sa tao. Kasi nangangayayan sila, hindi sila lumaki. Nangungusumi din siguro sila, ano? Hindi lang na masabi. Nangungusumi sa kakakain sa kanila. Nangungusumi sila kasi wala na daw, maaga daw silang hina-harvest, kaya nangungusumi sila, kaya hindi na lumaki. Dahil maaga na silang kinukuha, eh. Grabe, guys. Sa totoo lang, no? Tatawa-tawa lang tayo. Pero sa likod, no, nandyan ang mga problema. Pero hindi tayo dapat magpapadayag sa mga problema. Laban lang tayo habang tayo ay nabubuhay. Habang may tiwala tayo sa Diyos. Kailangan laging nasa isip natin at nasa puso na ang Diyos nandyan lang, nag-iintay na tawagin natin na tulungan tayo, dahil sa hirap ng buhay ngayon, mahirap man tayo at mahirap man kami, mas may nang hirap pa na higit sa amin, higit sa atin. Tulad na lang yung namumulot ng basura. Tapos, dagdag pa, may mga anak. Kawawa. Pasalamat tayo sa Diyos at meron pa tayo nakakain sa pagkainan, oras ng kainan. Sila, hahanapin pa. Kaya guys, yung mga sobra-sobra ang pagkain at tinatapon, huwag kayong ganun. Isipin nyo na maraming naghihirap at hindi kumakain ng mga kumakalamang sikmura dahil walang pambili. Samantala ang mga mayaman, sobra-sobra ang pagkain. Sinasayang lang yung iba, hindi ko nilalahat. Sana yung ganun sinishare nila sa mga wala makain, naghihirap. At saka yung mga tumutulong, dapat yung mga tinutulungan, yung talagang tutaling dapat, yung karapat dapat natulungan. Dahil kawawa naman.
siya. Nakakasama ng loob, nakakaiyak din isipin. Eh kaso, hanggang ganun lang talaga. Kaming ganung mga mahirap dahil anong ikakaya namin i-share sa kanila. Eh sa amin nga, kulang pa. Kaya guys, dagdagan na lang natin ng dasal, panalangin, tiwala sa Diyos para tayo ay makaraos sa pangailangan araw-araw. Kami nga, kahit ganito, matawa-tawa lang, pero hindi nyo alam. Lahat naman ng tao may problema. Lahat tayo may problema. Kahit mayaman. Kaya lang, iba naman ang problema ng mayaman. Ang problema ng mayaman, hirap sila dahil hindi sila makalabas. Dahil takot silang huldapin kung paano sila sa daan. Dahil alam nila na pag alam ng tao na mayaman sila, ang iniisip nila ganun na lang na baka sila ay huldapin, baka sila ay ganun. Basta kung anong masamang iniisip. Eh tayo, ang problema natin, paano na kaya? Wala tayong pera. Paano na kaya bukas? Wala tayong kakainin. Ano kaya ibibili natin? Ganun ang problema natin. Anong ibayad natin sa upa sa bahay? Singilin na tayo. Baka palayasin tayo. Ganun. Kami nga, kalahating taon na kami hindi nakabayad sa upa sa bahay. Kaya, pinag-pray na lang namin na sana hindi kami palayasin. Bahala na si Lord siyan. Pasensya na kayo guys. Emotional lang. Masyado lang emosyonal sa mga nangyayari. Meron nga kaming tinda-tinda dito sa labas kahit konti. Eh, hindi naman sapat dahil sa dami ba naman taong nagtitinda dito sa amin. Eh, itong amin sulok pa. Mapapansin ba yun? Merong bibili, merong hindi. Kaya, maigi na yung sky sa wala. Diba, guys? Minsan
nakaiyak, pero wala lang yun. Ihina mo na lang lahat sa sus. Basta na. Lipin ako para hindi sumama ang loob. Para hindi ka magkasakit at dagdag ng high blood pa yun. Sinsya na kayo guys. Tapos na kaming kumain. Nakaraos na rin. Tanghalian, awa ng Diyos. Sige na guys, pasensya na. Bye-bye na. Excuse me. Bye-bye. God bless. Bye-bye.